Andre, so, pakikwento naman sa mga katambay, no? Paano ka ba nung elementary ka, nung high school ka? Leader ka na ba, no? Ah, hindi pa po, Father. Ang kwento po kasi, actually, hindi po ako Bosconian all throughout my life. Nung ako po ay grade school, ako po ay graduate sa Lourdes School of Manduluyong, no? So, very malayo. Pero, at that time, gusto magtipid ng nanay ko po. Gusto po magtipid ng nanay ko at ayaw niya po ako mag-grade 7. So sabi niya, nako nak, hanap tayo ng kailangan mag-high school ka agad. Hindi ka kailangan dumaan ng grade 7. So, nahanap niya po ang Don Bosco, Mandaluyong, no? Napakalapit. Pero at that time, Father, ayokong pumasok sa Don Bosco noon kasi dahil? Siyempre ang arte-arte ko pa noon, palengke, hala! Eh samantalang yung kinalakihan ko, puro mga mall, wow, mga building. Oo, no? Ngayon, pupunta ako market ng palengke. Place? Marketplace! Dati, mega mall. May Shangri-La ka pa. No? Tapos ngayon, naging marketplace. Very, ano po, napaka, ano ng transition. Pero, ang isa sa pinaka na note ko pong experience nun, Father, was nung pagpasok ko po ng Don Bosco, eh at that time may statue po nun si Don Bosco, yung bronze statue. Nung pagpasok ko po nun, talagang iba yung feeling na parang siya mismo yung nagwe-welcome sa'yo. Wow! No? Sobrang, parang kinikilabutan po ako ng Father. I mean, no joke, no joke po talaga. As in, hindi ko po maintindihan kung bakit. Ganun ang naramdaman mo kagad. Yes, Father. Oh, galing, no? Ngayon palang kinikilabutan na ako. Ba't nangyari yun? Ano? Kaya, alam po yung Father. And then, nung ako po'y nakapasok na sa Don Bosco, actually, wala pong expectations noon eh, because nung ako'y grade school, hindi naman po ako active sa kahit anong bagay. Hindi rin naman ako kahit paano, hindi ako ganun kakatalino, hindi ako yung mga honor student. So, average student lang at that time. But nung pagdating ko po sa Don Bosco, ang pinaka na ano ko po dun was, ang unang change na napansin ko po nun was yung mga Salesians. Ooh, yung mga Salesians na nagugulat ako na biglang kasama namin maglaro sa basketball court, wow, o kaya sa football field. Tsaka yung gustong makipagkwentuhan sa'yo kapag mga kainan niya. So sabi ko, hala, taga lang, itong mga fathers na ito gustong makipagkaibigan sa atin. Ngayon ko lang naranasan mo. So, na-touch po ako ng Father. Na-touch ako lang. And then, nung high school po, isa pang napaka-remarkable experience, Father. Yung hindi ko pa po kilala si Don Bosco noon. Wala akong alam sa buhay niya. Ang alam ko lang is yung mga nababasa ko sa mga infographic na nasa eskwelahan. Pero nung dumating po ang relic, yan. Nung dumating po ang relic. 2011. Opo, yan. Nung dumating po ang relic noon, yun, Father. Sabi ko, grabe, si Don Bosco mismo ang nagpakilala sa akin. So, grabe, Father. Ang haba ng pila, no? Opo, Father. Tapos palalapitin kayo isa-isa. Yes, nakalapit, Father. Ka. Opo. Nakahawa ka. Actually, ang isang miracle doon, Father, was freshman po ako noon, oh, first year. Pero, ang mga first year, sila yung magsasalubong sa Don Bosco, Mandaluyong. Eh, yung mga sophomores. May plug kayong ganyan. Opo, may ganun. And then, ano yung Father? Yung mga ibang high school, susunduin siya sa City Hall. Oo. Pero nung nangyari nun, Father, tinuruan kami ng cheer. Oh, guys, ha? Kapag kananya na si Don Bosco, sisigaw kayo, ha? Sisigaw. Pagdating ni Don Bosco, Father, ready kami. Tapos tumahimik kaming lahat. Di. Nasa dumaan siya. Grabe. Kinakinigilabot ako. Sabi ko, naku, sino to? Sino tong saint na to? Teka lang, na-caught off guard ako na. So, at that time, Father, sabi ko, si Don Bosco ang mismo nagpapalala. Hindi ko alam kung malamig ko, kinigilabot ako eh. Oo, yun, Father. Ako. Yun ang start po ng aking Bosconian journey na that time. So, after po nun, after nung mga experiences na yun, nagkaroon po nung sophomore ako, nagkakaroon ng club. Yes. Mag-iisip ka ng club. Oo. Okay. At that time po nun, wala po akong choice nun. Hindi ko alam. First year kayo, hindi ka sumali. Nag-join po ako pero dahil andun lang yung mga tropa ko. Okay. Andun lang po yung mga tropa ko nun. And then, so, nung second year na talaga? Second year na po talaga. So, nung second year po, isa po ako dun sa mga naiwan na walang club. So, isa ako sa mga makukulit na hindi nakapili ng club at di nakapag-register. So, pinulong kami sa isang room. Na? Pinulong po kami sa isang room. So, sabi nako, saan ba tayo pupulutin na ito? Hindi ko alam kung saan ako pupunan. And then, may biglang pumasok. Sabi nila, Ma'am,
meron pong opening sa Auxilium Sodality. Hindi ko alam, Father, nung in-announce yun, bigla ko na lang gumanon. Talaga? Napataas na kami. Ako po. Siguro sa kagustuhan ko na lang na may tumanggap sa akin. Na makaalis na sa mga walang napili. Ayun, Father. So, grabe. Ganun, Father. Ganun. So, tas sumali ka na dun. Sumali na po ako nun, Father. Tapos, and that was it? That was it. Dire-diretso na po yun, Father. Na doon ko pa po mas lumalim yung knowledge ko about sa buhay ni Don Bosco. Of course, si Mary Help of Christians po, yung devotion sa kanya. Doon po talaga nag-start. Wow. Member ka nung second year, nung third year? Nung third year po, yeah. So from my journey to second year to third year po, medyo formative po ako talaga yan. Oo. Kasi ang nagustuhan ko po dun yung may mga tiwala ang Salesians at ang Salesian educators sa mga Boscon. Yeah. So at that time, pinadala na lang ako sa Don Bosco Tarlac para mag-join sa Shala, SYM Shala. Uy, Tarlac! Doon ako galing! Yes, Father. So, punta kami sa Tarlac. Hindi ko alam. Wala pa naman. Hindi ko, ako lang mag-isa na. Hindi, wala akong friends sa mga kasama ko. So, nag-join lang. Oh. Until, sabi nung program, maghanap ko yung grupo nyo. Mm. Nag-groupings. Until, doon parang doon ako natanggal ang aking hiya. Nahiya, Father. No? So, doon na nag-start, Father, after nung mga ganong encounters, parang na-empower ako to really do my best and at the same time, umalis sa aking comfort zone. Wow! Tapos nung fourth year ka? Nung fourth year naman, Father, naging president na. President na! Grabe! President na, Auxilio. Praise God, oh, praise God. Nung elementary ka, kahit PRO lang or board wala. Member, hindi ka naging... Wala, Father. Talagang di ka active nun. Wala. As in, wala. Wala, Father. Anong ginagawa-gawa mo nun? Mahilig po kumain. Chubby po. Ay, chubby na ulit. Talagang wala. Wala po, Father. Sports, hindi ka rin may... At that time, I loved basketball po, pero na-fracture ako. Nadapa ako ng twice, so nagkakasa. Sabi, ay hindi, baka hindi para sa akin ang basketball. Wow, so late bloomer ka sa late leadership, no? Opo, late bloomer. Paano, anong nangyari? Ba't na-develop yung leadership nung high school? I have to admit po, Father, none of it planado ko po. No? Mm-hmm. Majority of who I am today, I think I can owe it to the trust and yung formation na binigay ko lang sa Lishans. Ano yung mga sample ng activities nyo nun to form you? Aside from yung aming sa club activities ko, sobrang na-appreciate ko, Father, yung mga leadership trainings. Galing. Yung mga camp, yung mga leadership training camp. So, bawat Don Bosco meron yan. Yes, Father. Ano yung tawag sa inyo? Sa Mandaluyong, dalawa po. Isa ang tawag. Saltere? Hindi po. Ah, wala na. Tatlo po yung pangatlo po yun. Pero yung pag during the school year, yun po yung leap. And then, compass. Wow. Yeah, yun po yung aking, so every year, annual. Ganda ng mga title, no? Title pa lang, parang may, alam mong for to leap, no? Tapos, compass, parang right direction, no? Yes, Father. Yung saltera naman is salt and light, or yan, no? Summer. Salt of the earth. Yun, no? Galing. Woo! Thank you kay Don Bosco Manda, sa mga Salesians and teachers. Any